Hi everyone! Kung kayo po ay interesado sa mga tarot cards and oracle cards, binibenta ko po ang iba kong mga pre-love tarot and oracle decks. Lahat po yun ay original and authentic. I-check nyo na lang ang mga available na cards sa aking Shopee. And also, kung gusto nyong mag-manifest ng good luck, protection, love, money, and healing, I'm also selling power bracelets na matutulungan kayong ma-manifest ang inyong mga desires. Nakalagay na po siya sa pouch, may kasama ng instruction leaflet at extra string. So go ahead and check them out in my Shopee, link on the description. Happy shopping! Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 7 to 13, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate. Maaring hindi, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. And just a reminder, Capricorn, that you have the power to create your own reality. So, gamitin lang ang reading na to bilang gabay. So, let's see ano ang energies ninyo for this week. You have the Page of Cups and the Fool. Merong ano, may mag-initiate. Mag-i-initiate na nagawin yung kanyang mga plano sa buhay. Yung iba naman, magko-confess ng feelings. Na tipong bahala na. No? Bahala na si Batman. Kung i-reciprocate yung feelings na yon. This can be you or the person that you're dealing with. Magte-take ng risk. Ayan. Yung iba naman sa inyo, meron na kayong gagawin related sa pangarap ninyo na pwedeng hindi niyo nabigyan ng focus before kasi hindi siya practical. So ngayon, mas practical na siya or kaya niyo ng pagtuunan ng pansin. Mm-mm. So halimbawa, related yan sa iyong mga, sa hobby mo, sa libangan mo, na gusto mong subukan, na gawin na, pagtuunan na ng pansin. Dati hindi mo magawa dahil maaring may iba ka pang priorities. So ngayon, nagkaroon ka na ng chance. Okay, so let's see your challenge. Ten of Cups and Seven of Swords. Ooh, there's a challenge and when it comes to your issues with your family. Pwedeng magkaroon ng misunderstanding, miscommunication. Merong betrayal din for some of you Capricorn na meron kayong expectation sa isang family member ninyo na you think na meron silang itutulong sa'yo, but actually wala. Ganon. At parang you will realize na you are on your own. Ganon. So be careful din sa mga pagkakatiwalaan mo sa family. Of course, kung you really trust them, then go ahead. Pero kung ito yung tipong lalapit lang sa'yo kapag may kailangan sila sa'yo. So, iwasan mo. Kasi maybe they just want to get something from you. Pero pag nakuha na nila yung gusto nila, ayun na, wala na. Hindi mo na mahagilap. So, let's see your opportunities, Capricorn. You have the Six of Pentacles. Finances na ano to, balancing finances. You also have the Moon. Okay, so you have the opportunity to ayusin yung cash flow mo, Capricorn. Basta iwasan mo lang yung mga decision na biglaan, oo, or ano, bugso ng damdamin, ganun. Mm-mm. Kasi baka pagsisihan mo. Mm-mm. And I also see an opportunity na papasukin mo dahil deep within you, alam mo na magiging successful to. And yes, tama ka, magiging successful yan. Mm-mm. Dahil you have a deep connection with your instinct, with your intuition. So yun yung gagamitin mong guide. Oo, iba rin yung feeling kasi, no? So you will feel na parang, oh, this is so good, things are falling into places. So push mo lang yan. Your blessing, you have the Eight of Wands. A lot of messages coming in sa'yo. Magiging busy ka this week. Marami kang aasikasuhin. Pwedeng iba't ibang ventures na ginagawa mo. Mga pagkakaabalahan.
you may be attending to inquiries sa negosyo, sa trabaho mo, hihingan ka ng ano, report ng iyong boss. Capricorn, nasa na yung report? Ganon. So, meron ka rin ano, magkakaroon ka ng realization during this time, ngayong week na to, kung anong path yung iti-take mo. Whether yung isang path o pareho. Kasi ang nakikita ko dito, kaya mo naman pagsabayin. So, kung kaya mong pagsabayin yan, career, business, then do it. Kasi may naghihintay sa'yo. Parang inaabangan ka nila. You have the power, the strength to do this. Kasi determinado ka talaga. Wow, my prosperity, Capricorn. For this week, my good fortune, money is coming in. A lot of accomplishment, and you are also healing your finances. So, maaaring hinihil mo yung mga naging problema mo sa kaperahan mo, or even sa connections, partnerships, relationships. You are free-flowing, you are balancing your chakra. Iniiwasan mo na magpadala sa iyong init ng ulo. At marami ka pang mga susubukan, no? Marami kang mga ideas na gusto mong isa katuparan. Isa kang mastermind. And maaaring iba sa inyo mag-aaral, meron kayong i-research, you want to experiment on some things na you want to know if this will work. And I can definitely see that this is going to work for you. You have the stamina and endurance to do this. Kayang-kaya mo to. And also, you are very much protected. Protektado ka ng iyong mga spirit guides, ng energies mo. You know how to sense if there is something wrong around you. Kaya madali mo siyang maiwasan. So, money, career, finances for Capricorn. Let's see. Present. Uy, may gift sa'yo ang universe. A gift is coming your way. May be in a form of cash or in kind. Uy, may baka may magpapadala sa'yo ng pera. Regalo. Basta na lang, no? No other reason but just to give you gifts. This is also a reminder to use your talents and abilities to bring abundance. Yes. Kaya nga tayo binigyan ng talent ni God, ng universe. Para gamitin natin, no? To make our lives abundant. And you will also discover new things. Oh, may mga i-explore ka. You're going to try something new and explore other options that will help you to learn and grow. The opportunities are just waiting for you to be discovered. Oh, ayun na nga. Ito yung nabanggit ko sa inyo kanina na parang may naghihintay sa inyo eh. Parang ano ba, gagawin na ba ito ni Capricorn? Magte-take action na ba siya? Ganon. So, yung iba sa inyo, pagsasabayin nyo. Oo, sa relationship, may dead end. This is the end of it all. Baka merong namumuong potential na relationship sa inyo, tapos biglang, oops, naudlot. Hindi na pala. Oo. So, of course, hindi naman yung magre-resonate sa lahat. But what I'm seeing here is, you felt na pwedeng potential, may potential yung relationship. Pero pwedeng hindi na mag-pursue for some reasons. Baka na-realize mo na hindi pa ito yung time na mag-focus sa relationship, but also, you know, to just focus on your career, your finances, para magkaroon ka muna ng financial stability before getting yourself in a romantic connection. Diba? Or na-realize mo na itong person na to ay may red flags and you can't take that red flags. Diba? So, syempre, you want na worth it yung relationship na papasukin mo. Okay? Pwedeng akala nyo, this is the romantic partner that you've been looking for, but it's not. So, of course, just take what resonates. Mararamdaman nyo naman yan. Like what I mentioned kanina, you have the opportunity to connect to your higher self, to your instinct, to your intuition. You can always rewrite the story, yes. Meron kang i-rewrite sa buhay mo, yung mga naging pagkakamali mo, of course, lessons learned, and you can always start all over again, you know. And, oh, swim away from this situation. Oh, swim away na, Capricorn. May iba talaga sa inyo, meron kayong kailangan iwasan.
pwede itong iwasan na kamag-anak na medyo sketchy or a relationship na maraming red flags. Okay? But when it comes to your finances, boom, ang ganda. Okay? So that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again.